Hello everyone, again this is Roy of All About Time. Etong client for today, February 9, Sunday. So kahit Sunday may installation ng All About Time. Ito si Sir Jamie with the Toyota Fortuner from SSS Village, Concepcion Dos, Marikina City. Pagpunta rito medyo malayo din. So via Marcos Highway, after lang ng SM City Masi, nagkakaliwa na rin sa kalye na yun, then dire-diretso na pasok na dito sa SSS Village. Now, itong in-order ni Sir Jimmy, itong Supreme Dash ng Lenovo plus the Lenovo Power Banks with the 64GB SanDisk Micro SD, so longer memory card eh, no? And actually, ito si Sir Jimmy, napapanood na niya yung videos ng All About Time via Facebook and YouTube. Kapo lang kami nag-ausap back in February 8, eh, no? During the installation dito sa Project 4, nag-usap kami. And yun nga, so immediately the next day, or ito na nga today, February 9, Sunday, kinabitan na ng Lenovo Dashcam. Itong Toyota Fortuner niya. So right now, naka-install na. So kung makikita nyo, close up ko maigi yan, makikita nyo yung rear camera. So dyan siya nakapwesto. Very quick, pakita ko sa inyo as usual kung ano itsura ng installation dito sa ganitong version ng Toyota Fortuner 2017 model. Pakita ko sa inyo, tingnan natin sa ibabaw. So malinis sa malinis yan. Wala mga wiring na kasabit eh, no? Kaya ang ganda rin ng nilagay ni Sir Jimmy dito. Ganda, no? Yan, may ilaw yan. So, malinis sa malinis. And yung rear camera, yan. Diyan siya naka-install. Okay. So, sa mga viewers, magtataka paano na ilagay ang rear camera dyan. Well, di ko na-elaborate kung paano na itago dyan, but it looks like a Bluetooth rear camera, no? So, perfect to. Normally, lahat, marami na ngayon mga client na naka-SUV, pinapalagay na nila ang rear camera sa loob. Number one reason is sa peace of mind, of course. Hindi siya prone na mapagtripan o sirain kasi nasa loob na. Ngayon, may mga issue dahil pag sobrang dilim naman ng tint, magiging madilim ang kuha. Well, since napakaganda ng quality ng Lenovo Dashcam, kayang-kaya pa rin niya kumuha ng malinaw. Pero of course, kung mas maganda ang tint, like mas light, mas maganda rin ang kuha ng Lenovo Dashcam. And since na nandyan niya sa loob, nakatap din yan. Nakakonect din yan sa reverse bulb ng Toyota Fortuner. Ibig sabihin, no, pag kahit anong nakikita nyo sa monitor, naka-split o whatever the view o naka-mirror mode, pag nag-reverse kayo, magpo-full screen ang rear camera and with a reverse parking guideline. So, saan dumaan ang wire? Hindi ko na papakita kung saan dumaan. So, tingnan natin sa loob. So, yan ang Toyota Fortuner. Okay. Buksan natin ang ilaw. Okay, kung makikita nyo, meron ng dashcam, ito si Sir Jimmy, ililipat yata somewhere to. Sa Transcend dashcam, yung old school na dashcam yung ganyan, yung maliliit. So, it's windshield mount type. So, yung sinasaction sa windshield, which is most of the client right now, hindi na prepared din ganyan dashcam. Unang-una, lita monitor. And hindi rin maganda yung nilalagay rito sa dito sa windshield. Natatanggal yan eh, pag mainit. Okay, tingnan natin ang wiring. So, makikita nyo, malinis sa malinis yan. So, sa taas, yung cable na yan, sa ibang unit yan, hindi yan sa Lenovo dashcam. Eh, no? So, sa mga viewers lang, baka magtaka. No? Possible yan yung Opo, yan yung wiring ng wiring ng Banawi yan, mali-mali. Yan, yun. O yan, si Sir na nagsabi ha. Mali-mali. O tinatanggal ito. Niya. Banawi yan. Yan.
Meron siyang pinalagay sa Banawi, ganyan ang ginawa. Ayan, tinatanggal na ni Sir Jimmy. Okay. So, tingnan natin ibabaw. And mapapansin nyo, ito yung laging nakikita nyo sa mga videos kung paano ini-install ang Lenovo dashcam dito sa rearview mirror. So, sa mga viewers, tingnan nyo maigi. Oh. Very nice, di ba? Di ba? Kala mo, built-in dyan. Di ba? Tingnan nyo maigi sa mga viewers ngayon. And tingnan nyo, mirror mode nya. O, yan. Oh. Naka-mirror mode siya. Oh. Mukha lang din sa lamin. Clear na clear, ano? Oo. Okay, so titingnan natin. Ibabaw, so malinis yan. Okay, and another thing, itong Lenovo dashcam equipped with the Lenovo power box. So as a hardware kit din siya. So yung 12 volt socket adapter nyo, pre yan. Well, ibang device din yung nakalagay niya. Sa transceiver din. Okay, sa cellphone niya. So pwede mo nang gamitin yung 12 volt socket mo, free na. Wala nakalagay na plug dyan. Okay, saan nakakonect ang power box? Hindi ko na-elaborate sa video kung saan. So, internal connection yan. So, malinis sa malinis. Well, nakasetup na yung mic. Okay, yan yung full screen or yung pinaka-home screen niya. Sorry. So, buksan natin ang camera. O, ayan, kita nyo. Liwanag, oh. That's a front cam and rear camera. So madali lang i-operate ang Lenovo dashcam because yung swipe function niya. So very responsive yan. Ito for stopping the video recording niya. For taking pictures. Ito din yung pag-lock ng video niya. Yan, nag-take ng pictures niya. Ito pag ilalock niya yung video. Ito tayo sa home screen. So makikita nyo, tingnan nyo maigi, so sa lahat ng mga viewers kung gaano kaganda ang graphics ng home screen ng Lenovo. Kaya tingnan nyo maigi. Ang ganda, di ba? So dito nyo makikita ang kung gaano kaganda gumawa ang Lenovo ng dashcam. So, ito rin ang pag-take ng pictures, playback ng pictures and video. Then every file meron kayong option. Sorry, balik tayo doon. Meron kayong option na ganyan. Protection. So, balik tayo. Then, sa setting yan, makikita nyo sa first page. Setting niya. Second page. Yan. And makikita nyo yung cut-off ACC. Yan ang control ng Lenovo power box. Okay, nakaset na siya ng 24 hours. So, pag pinower off niya, nag-engine off kayo, wala nang recording yan. Naka-off lang eh, kasi sinet nyo na off. Ngayon, pag sinet nyo ng video 24 hours, ibig sabihin, pag nag-engine off ka, tuloy-tuloy pa rin ang recording niya. Mamaya, papakita ko sa inyo. So, may frame rate setting siya, adjustment pag nagre-record during Lenovo power box mode. So, yun ang third page niya sa setting niya. Okay, sa camera naman, so kahit ano na bubiyo mo dyan or nakasalamin ka lang, which is yan, mirror mode. Pag nag-reverse ka, sige po sir, pwede paki-reverse. Okay, nag-reverse na ang vehicle. Oh, mag-full screen ngayon ng rear camera and at the same time, pwede mo rin i-adjust yan pababa. Then, sir, pakibalik na po. So, pabalik niya na sa parking mode. And balik na rin siya sa huli mong last time mo na inopen na screen, which is split na. Okay, so de-demo ko yung power box. Ha? Okay, paano mag-activate ang power box? So, double check natin. Ha? Lenovo power box, cut-off ACC 24 hours. Okay, mag-activate na yan. So, as usual na ganyan lang, nagre-record ka. Okay, mag-engine off na tayo. Sige po, sir. So, papatay mo lang yung vehicle. Patay mo na aircon. Engine off. Sige po, sir. Pakipatay na po yung susi. Sige po, yan. At yan, nakita nyo, tanggal na yung susi, ha? Patay na makina. O, time-lapse recording na siya ngayon. One, yun na. So, mirror mode lang siya. Hindi na siya makikita nyo parang nag-ooperate, eh, no? Pero nagre-record yan. Oh,
Ulitin ko ha. Sa mga viewers, oh, yan, naka-engine off na. Oh. Wala yung susi. Oh. So, naka-engine off yan. Wala ng power yan. Pero to Lenovo dashcam, nagre-record yan. Gagamitin natin ng button. O yan, nakita nyo? So, nakalap sa recording na yan. Pero pag nag-playback, ha, normal ha, playback ang makikita nyo. So, ganyan ang ginagawa ng Lenovo dashcam during deactivation of Lenovo Powerbox. And mag-hide na ulit ang monitor. So, stealth mode siya. So, imagine niyo para kayo may CCTV style camera na dashcam sa vehicle nyo. So, hindi magre-respond ng touchscreen kasi naka-Lenovo Powerbox mode siya. Pero continuous yung ano niya. Pero continuous ang recording niya. Yan, ha, nagre-record niyan. Na demo ko na kay Sir Jimmy. Si Sir Jimmy from SSS Village, Concepcion Dos, Marikina City, with a Toyota Fortuner. Ito katabi ko na siya. Hindi ko na siya papakita sa video, by audio lang. Tanungin lang natin siya, which is yun nga, feedback makita natin sa kanya kung ano yung napansin niya sa overall na installation dito sa vehicle niya. Sir Jimmy, thank you for availing the home service installation. Sir, ano napansin nyo, sir, dito sa overall functionality ng Lenovo dashcam? Nang una, napansin ko sa kanya, malinaw ang ano. Malinaw lahat. Camera, ang backup. Tsaka ano, madali siyang i-operate. Kahit nagda-drive ka, madali mong pindutin ang ano. Sa aking camera sa pag sinaswipe, ang bilis. Yung camera, isaswipe mo, mabilis. Ano? Responsive ka. Kasi yung monitor ng Lenovo dashcam is a capacitive touchscreen. So kung gano'ng ka-responsive mo yung mga smartphone na latest ngayon, ganun din ang Lenovo dashcam. Di sa kagaya ba ng ibang dashcam, pindot ka ng pindot, ayaw mag-respond. But this Lenovo dashcam has a very sensitive or responsive na capacitive touchscreen. Sir, sa overall installation, sir, anong na-observe mo? Sa overall, wala akong ano, no comment kasi ang komento ko, pulido trabaho. Yun. Maganda, malinis. Tsaka ano, wala kang makikita na mga nakalawit. Nakalawit, ano? Oo. Kanina kasi sir, si sir kinukwento niya, nagpalagay kayo ng ano ba unit? Nagpalagay sir? Ako ng ano, ng accessory sa banawe. Oh, yan. Binanggit ni sir. Sorry, pero totoo, hindi ko nakurso na daan trabaho. Nababoy pa. Ayun. Madumi ang kamay. Hindi nila pinapahalagahan yung sasakyan na ginagawa nila. Basta tirada lang ng tirada. Tira ng tira. Baklas dito, baklas doon. Oo. dito, nakita ko, wala akong ano, masabi, maganda. Malinis, safe, at saka yung kinabit na Lenovo, elegante dating. Saka yung wiring, sir. No? Wiring, o. Maganda. No? Maganda. Malinis. Malinis. Na, parang sarap sa mata. Malinis. Talaga yung ano. Masaya ako na nakabit ng maayos. Yan, narinig nyo si Sir Jimmy, which is ito yung normal na feedback ng mga clients sa All About Time. Yung not just yung product, you know, Lenovo dashcam has a very good quality. And, bagitin ko na rin, ito kay Sir Jimmy, and sa lahat ng mga gumagamit ng Lenovo dashcam ng All About Time, durability is the best din sa Lenovo. Ang tibay niya. And I think since sa alam natin ang Lenovo, pioneer niya sa electronics eh. So alam naman natin yung gumagawa ng laptop, yung smartphone, ano-ano pa electronics. I think they're very smart on producing electronic devices. So nung nag-promote sila ng dashcam, nakita ko yung pagiging pioneer nila, dinala nila dun sa dashcam. So yung gawa nila matibay. And bakit ko po sinasabi matibay, ginagamit ko po yan. It's not just I'm installing this type of product, I'm also using this. And na-torture test ko na yan. So, ibig sabihin ng torture test, alam nyo na yung ginamit ko na ilang oras na biyahe, nadudumi yan, na araw. Binibilad ko nga sa araw yung camera eh. Nothing will change, nothing will lose o wala, no? Wala magpe-fade. The same quality ng camera, matibay siya, hindi naglo-loko, whatever. Na yun ang number one din na nagiging sakit ng dashcam eh. Kasi since nga prone silang mainitan, sa vibration, maraming mga dashcam, even yung mga branded, naglo-loko.
But the Lenovo Dashcam has a number one, the best ang durability niya. Sir, asensya na po sa abala. No, sir, ano ba yung mga dahilan, sir? Bakit napili niyo yung All About Time magkabit na ito, sir? Ah? Napanood yung videos. Ano ba, sir? Ano sa inyo ba nakita, sir? Actually, talagang pabili rin ako sana ng panibago. Mm-hmm. Gusto kong palitan ito. Mm-hmm. Kasi laglag ng laglag. Ayan, sir, pakita ko na. Panay ang laglag. Ito yung old school na type of dashcam na available sa market back in, I don't know, 10-15 years ago pa. Yung windshield mount. Hindi ko na papakita yung brand eh, no? I think nakita nyo na. So with the very tiny screen, masasabi ko hindi na rin siya useful eh. Bakit? Kaya sabihin na natin sobrang ganda ng quality nito. Eh pag titingnan mo yung monitor, wala ka naman makikita na. So for reversing, wala rin siya rear camera. Walang rear. So front lang. And another downside din, yung mga ganitong style na dinidikit sa windshield. And pag umiinit, laglag. Natatanggal to, nalalaglag. Napaka-destructive sa mga driver. So, this type of dashcam is back in 10-15 years ago. So, masasabi ko talaga, well, useless eh. Kailangan natin yung makakatulong sa driver. Like the Lenovo dashcam has a 10 inches of full screen. And with the rear camera, not just an ordinary rear camera, linaw din niya. Full HD na rear camera, imagine niyo. So, pag umatras ka, kitang-kita nyo na maayos yung likod nyo. And at the same time, during driving, ang ganda na recording niya sa likod. Because of the monitor. Ang laki, no? So, perfect yan sa mga nahihirapang umatras o tumingin sa likod. With the full HD na rear camera ng Lenovo Dashcam. And with the full screen, 10 inches. So, ang daling tingnan. Hindi ka na mahirapan, eh, no? So, yun nga si Sir. Sir, saan nyo ba napanood yung mga videos? Napanood ko siya sa YouTube nung isang araw. Actually, bibili na nga sana ako eh. Sa Lazada ako nag-ano eh. Nagdalawang isip ako kasi may ano na ako sa ganyang online pagbili sa Lazada. Mali-mali. Eh napanood ko sa YouTube, marami, magaganda ang naging ano nila. Ayun. Kaya kinontak ko kagad si Sir. Yun. Maganda ang ano, maganda ang mga ang tawag dyan? Feedback, sir. Feedback. Sabi ko, sige, try ko. Pero sa actual, yung nakita ko, talagang bumilib ako, maganda. Ayan, ha? Actual, maganda talaga. Yung mga viewers ngayon na nakakapanood nito, you can just watch all the videos na pinost namin sa YouTube. Magsasawa kayo dun. The same comment na binibigay ni Sir Jimmy. No? Quality and professional service sa makikita nyo. Kahit anong vehicle yan, sedan, SUV, pickup, or van, even yung mga truck, kinakabitan na din namin yan. And yun nga, and aside just din sa mga sabihin na natin, napaka-strict na client, no? Gusto nilang i-check dito, i-check down, you can PM yung mga client namin. Kung makokontak nyo na nasa Facebook naman yan o yung mga makikita nyo yung iba nagko-comment eh, yun yung mga actual na client na nagpakabit na, pwede nyo sila i-PM or pwede nyo sila kontakin just to make sure, tanungin nyo kung anong klase service yung binibigay ng All About Time. Free kami dyan, walang problema, gawin nyo yan para sa inyo, sa mga viewers o yung mga prospect client na makapag-decide kayo kung the best talagang All About Time, which is yun ang binibigay namin all the time sa lahat ng mga client namin. Again, thank you kay Sir Jimmy from Concepcion Dos Marikina City. And yun nga si Sir Jimmy, kahapon ko lang nakausap to eh. Yan, nung nasa installation ako ng dito sa brand new Honda City kay Sir Jeff back in Project 4 Quezon City. Kahapon lang yun, February 8, Saturday. So, habang nag-i-install, nag-usap kami. Ayun, nandito na. Tapos na. So, ang bilis na pangyayari. Hindi kayo magsisisi. Yan, no? Sinabi ni Sir. Maganda Jimmy. Talaga. Thank you, sir. Thank you. And sa lahat ng mga viewers, alam nyo nang gagawin nyo. Hindi ko na babanggitin. Just PM us. You can contact us. Nandun ang number namin sa description. Eh, no? Itong video na to, mapapanood nyo to. Even sa Facebook profile ko, makikita nyo yan. Pangalawa sa Facebook page ng All About Type and sa YouTube channel ng All About Type. Thank you for watching and see you sa susunod na client. God bless everyone. Bye-bye.